Kamusta mga kapatid? Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang isang pangyayari na naganap noong April 15, 1912 sa Atlantic Ocean na napakaraming namatay nito. Siguro alam nyo na kung ano ang tinutukoy ko, ang lumubog na Titanic sa Atlantic Ocean. Siguro kung Titanic ang pag-uusapan, isa lang ang nasa isip nyo kaagad, sina Jack at Rose, ang love story nila sa Titanic. Pero hindi yan ang tinutukoy ng videong ito. Iwas muna tayo sa mga love life na yan. Masasaktan lang tayo yan. Mga kapatid, kung bago ka pa lang sa video na to, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video na ating i-upload. Ganito ang naging istorya mga kapatid sa pangyayari ng Titanic na lumubog sa Atlantic Ocean. Kung paano ba ito lumubog? Siguro ang nasa isip mo ay nabangga ito ng yelo. Pero may ibang istorya dyan mga kapatid. Si Thomas Andrew mga kapatid ay isang engineer na lumikha ng Titanic. At may salita siyang binitawan. Pero bago natin umpisahan mga kapatid ang istorya ng Titanic kung paano ito lumubog, ay atin munang alamin kung gaano ba ito kalaki sukat ng Titanic at ilan ang mga namatay nito at mga nabuhay. Alam mo ba mga kapatid na ang Titanic ay 2 taon ito binuo? Alam nyo ba mga kapatid na ang Titanic ay may length na 882.5 feet at may width na 92.5 feet at ang tunnel nito ay umabot sa 45,000. Alam nyo ba mga kapatid na sa history, ang Titanic ay ang pinakamalaking man-made object na ginawa. At dahil sa laki nito, ay umabot ang mga gawa nito sa 15,000 na mga worket. At habang binubuo ang Titanic, ay 8 tao ang nasawi nito. Noong April 10, 1912, ang Titanic ay may sakay na 2,205 mula sa Southampton, England to New York City. Ang paglalayag na ito ay pinamunuan ni Captain Edward G. Smith at kasama na dito si Thomas Andrews, ang engineer ng Titanic. Ang hindi nila alam na sa kanilang paglalayag na ito ay may tragedya palang mangyayari. Balikan natin mga kapatid ang pangyayari sa Titanic kung ano ba talaga ang dahilan ng paglubog ng Titanic sa Atlantic Ocean. Pero bago ang lahat, balikan muna natin si Thomas Andrews o kilalanin natin ang kanyang buhay. Si Thomas Andrews mga kapatid ay isang British na engineer na kilala na lumikha ng Titanic. Siya ay pinanganak noong February 7, 1873 sa Cumber Country Town ng Ireland, known as chief designer of RMS Titanic, at ang kanyang asawa ay si Helen Riley Barbour. Sa mga panahong ginagawa pa ang Titanic ay matulog na talaga at sikat talaga. Ito na mga kapatid ay atin ang pag-uusapan kung bakit ba lumubog ang Titanic. Keep calm ang puso natin mga kapatid. Ito talaga ang dahilan kung bakit lumubog ang Titanic. Noong mga panahong ito ay may isang reporter ang nag-interview kay Thomas Andrew, na sabi ng isang reporter na gaano ba katibay ito. Ang sagot ni Thomas Andrew, "Even God himself could not sink this ship." Na kung sa Tagalog pa ay kahit Diyos ay hindi ito kayang palubugin. Hinamak at hinamon pala ni Thomas Andrew ang ating Diyos. Noong April 15, 1912, habang naglilayag ang Titanic papuntang New York, ay hindi nila namamalayan na may malaki palang iceberg, at ito ang naging dahilan na ang Titanic ay bumangga dito at naging dahilan upang mahati at malunod ang Titanic. Ayon sa kanilang pag-aaral ay mahigit 1,500
katao ang mga namatay dito. At 705 lang ang mga tao na ligtas dito. At kasama si Thomas Andrews at kanyang asawa na namatay sa 1,500. Mga kapatid, sabihin na natin na ang dahilan ng patalunod ng Titanic ay yung bumangga sila sa iceberg. Ang tunay na dahilan talaga nito, kapatid, kung bakit lumubog ang Titanic ay ang paghamon ni Thomas Andrew sa ating Diyos. Yan lang sabi niya, na kahit Diyos daw ay di daw kayang palubugin ang kanyang ginawang Titanic dahil matibay raw ito. Minsan sa buhay ng isang tao, kapatid, nakakalimutan din minsan ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, at pati yung buhay natin ay Diyos ang nagmamay-ari. Kaya lagi tayong napapahamak, mga kapatid, kahit gaano ka pa kasikat o makapangyarihan, kung hindi mo lang kikilanin ng ating Diyos, ay talagang mapapahamak yung buhay mo. Ano ba ang sabi ng Biblia? Matthew chapter 22 verse 37. Jesus said unto him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind." Ang point dito, kapatid, ay i-priority natin ang ating Panginoong Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Hindi tayo makakapunta sa ating paroonan, mga kapatid, kung hindi natin kikilanin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sana'y marami kayong natutunan sa videong ito at mas naliwanagan kayo kung bakit lumubog ang Titanic sa Atlantic Ocean. Hanggang sa sunod, mga kapatid, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. God bless everyone.